Yo, what's up guys? Welcome back to my channel again. KAALAMAN online po. Andito naman tayo sa taong 2021. Ito po ang ating pangatlong content sa taon na ito, no. Happy New Year po muli sa inyong lahat. At bawal tayong patuloy guys sa mga bago lang dyan dito sa ating channel KAALAMAN online. Please subscribe at i-on nyo po yung bell guys. Kailangan po kasi yan para manonotify po kayo every time meron po tayong bagong content. Pagpatuloy tayo, ano guys, ano, kanina isa-isa ko itong mga year 2009 na 5-piece o BSP series coins, yun, kasi naghahanap ako ng mga error at hindi naman po ako nabigo, ano, at kanina, so nangahawakan ko itong coin na ito, paghawak ko sa kanya, so parang may kakaiba agad, so kinumpir ko agad siya doon sa mga kasamahan niya year 2019, at yun nga, natuklasan ko na ang coin na ito, hindi lang ito basta mababa ang mintage kasi ano to eh, over 3 na 5 piso to, napakababa po na mintage dito, ayan siya. So napansin ko agad dito, ayan, pagtingin ko sa kanya, sabi parang kapal lang rin niya, ayan, makapal naman talaga siya, so error po yun. Okay guys, to papakita ko sa inyo, kuha tayo ng isa, 2009 din, ano, ayan, compare natin, tingnan natin yung kanyang mga overs. So sa overs lang mapapansin nyo na agad yung rim, ha, guys, yung rim tingnan nyo. O, di ba? Kahit hindi masyadong close up, pansin nyo agad na makapal. Ay, pero hindi lang yun, guys. Talagang makapal siya. Literal na makapal. Kasi ano, tinignan ko yan. Tingnan nyo, compare natin. Ayan, o. Oh. Pansin nyo, mas makapal yung isa. Extra thick yung coin na ito. Eko pa tayo ng iba para ma-compare natin ang maayos. Umumukod tayo siya, guys. Talagang makapal siya. Ayan, ayan, o. Oh. O, di ba yun nandito sa kaliwa natin? Makapal siya. Oh, so makapal yan, ibig sabihin na mas kwandi itong coin na to, mas mabigat ang timbang na to. Subukan ko nga pong itimbangin ito doon eh, yung digital at timbangan. Ayan, kuha pa tayo ng isa. Oh. Kung malinaw-linaw naman ng mga mata nyo guys, hindi pa kayo masyadong ano, kita nyo agad yan. Kahit napakakunting diferensya lamang yan guys, mapapansin nyo agad yan yung kapal niya, kasi yung hawak sa paghawak pa lang, pag lagi kayong humahawak ng barya eh, mararamdaman niya yung agad, kaya doon ko siya nararamdaman, ayan o, diba? Lalo ta kung sa personal niyo mahahawakan yan, talagang halatang halata yan, obvious na obvious. So ito ilan na lang yan, puro 2009 to guys eh, talagang siya lang yung naiiba eh, no? Ayan o, pagdikitin natin, o diba, talagang makapal siya. O, napakaganda ng aero na to, kaya collectible din to, syempre para sa akin. Lalagay ko to doon sa album. Ayan, bukod sa overstreet na siya, low mintage, error coin din siya. So may plus value 'yon. Ganun po 'yung guys. Kunin natin 'yung lente ko na galing sa China. Ayan, para magamit natin ang makita natin. Mas maganda eh, ma-zoom natin 'yan eh, para talagang makita ninyo. Ayan, oh. Oh, 'di ba guys? Kitang-kita naman po. Hindi po tayo nagagawa ng inventory ito para lang may content kagaya ng sabi ng iba. Ayan po, kitang kita sa mata. Ika nga, di ba? Sa mata makikita ko, di ba? Ang kapal niya guys. So susunod, titimbangin ko ito para ma-update kayo kung bukod sa makapal siya, sigurado ko may extra timbang ito. So ilan na lang guys yung 2009 ko, ma-compare natin halos lahat eh. Talagang siya lang yung makapal eh. Oh. Usog natin. Maganda tong lente ko nakuha. Oh. Diba? Itang kita naman po. Napakakapal. Yan. Last. Okay. Kunin natin yung lente natin. Yan. I-zoom natin ang gusto para mas makita nyo pa. Ayan o. Oh. Diba? Ayan po ang preba guys. Error yan. Basta ganyan. Makapal. Ayaw ko lang kung anong tawag dito. Siguro sabihin na natin extra thick coin. Extra weight. Siyempre may extra timbang yan. Makapal siya eh. Oh. So ayan ang ating error coin na 2009. Tapos sa review lang tayo konti guys. Pupunta tayo sa animista para makita natin. Kasi marami pong viewers na hindi pa nila alam yung mga about sa mga overs na yan. Overs 3 po ito. Guys, mababa po ang mintage na ito nga. 2009 na ito. Kaya tingnan natin sa animista. Okay.
Lumista, 5 piso. Ayan o. Diretso tayo guys sa kanyang ano, years kasi ang focus natin ngayon yung one eh. Ayan. So, year 2009. Scroll, scroll. 2009. Ito, yung tatlo. So, ayan o. Teka, tapat lang natin. Okay, ayan guys. So, yung very common sa year na 2000, ano, 8% siya, ayan o. Obverse 1, yung pinaka-common dito. Tapos yung obverse 2, medyo mababa na nga itong obverse 2. Iilan lang din yung obverse 2 nito. Actually, mas marami po yung year 2009 na ano ko, obverse 3 yung nasa baba. 0.16. Napakababa po namin din siya. Dumami yung ganyan ko kasi nabiyaya po ni ano yan, ni Kuya Serapin. Ayan. So, ayan. Yung hawak natin kanina na error, bukod sa error siya, mababa rin na vintage na tulad sabi ko kanina, may plus po yun, plus value po yun, kaya mag-comment kayo kung meron po kayong hawak na katulad ng sa akin. Kunin nyo guys yung mga year 2009 ninyo at tignan nyo kung pareho ba siya yung extra ano siya, extra thick. Ayan, tapos kung yung mga di masyadong familiar dyan sa covers nyo, ito papakita ko na sandali sa inyo. Ito, balik tayo sa Lumista. Ayan, die 1, die 2, at die 3. May examples ang Lumista dyan. May meron silang mga image dito. Ayan siya guys. So, ito po yung die 1 niya. Thick script siya pero yung sakagwil ng basehan niya. Mababaw yung mga ipin niya. Napakadali naman ma-identify niya. Ayan ang die 1. Tapos ang die 2, medyo mataas na yung ipin niya pero manipis yung bilog. Ayan na halos magkamukha ang die 2 at die 3. Ito yung die 3 natin. Yan. Yan yung hawak natin kanina. Ayan. Kunti lang naman ang diferensya. Pero itong die 1, mapapansin nyo agad yan. Pero itong die 2 at die 3, magkahawik sila. Pero ang die 3 guys, mas matataas yung ipin niya at mas malapad yung kagwil. Ayan na guys, ang kabuhan natin content ngayon. Ayan yung die 3. Familiarize nyo yan guys. Mas malawak yung circumference ng kagwil niya tsaka matataas ang ipin ng kagwil tsaka yung araw, yan yung araw niya, malapad din ng sikat ng araw niya. Yan, so ayun po. At sa mga bago lang dyan dito sa ating channel guys, subscribe na po kayo para lagi kayong ma-update kapag meron tayong bagong content. At kapag meron akong kailangan ma-update kayo, baka hawak po ninyo yung ibang mga coins na bibiliin ko sa BSP series coins eh. So ayun po, until next time po. God bless you all. I'm out.